Ito naman yung pasteurization na protocol natin. Ito, isang oras simula sa pag release ng pressure. Ang standard na pressure requirement ito ay 15 PSI. So sa loob ng isang oras, yun yung requirement niya. Ngayon, pagka na-attain mo na yung isang oras ng 15 PSI, wala mong papatayin mo na yung apoy. Ayan. Tapos, hintayin mong mawala yung pressure din. Sa stage na to, kahit naman pressure cooker lang na pang household ang gamit niya, ang nagre-range naman yan ng 13 to 15 PSI standard. Kahit na walang pressure gauge yung pressure cooker. Pero kung talagang susukatin mo, dun sa mga standard na brand ng pressure cooker, meron niyang pressure gauge na mula 5 hanggang 20 PSI. Pero ang requirement ng pasteurization is 15 PSI lang. Actually, sterilization level na yun. Kasi ang pasteurization requirement, mula 75 to 95 degrees Celsius lang. Pero since ito, nasa 15 PSI ito, ang pressure nito, ang pressure average nito, umaabot siya ng, yung heat pala, yung temperature requirement nito ay umaabot ng mga 250 to 300 degrees Celsius. Kaya sterilization, level. So once na maubos na yung pressure niya nang mayroon pang release valve, natanggalin mo na ngayon yan. Ito yung tapos angat mong bahagya muna. Tapos gagamit kayo ng gloves na pang makapal na para hindi kayo mapasok. Tapos pagkahango mo nito, sishake mo muna agad para matanggal yung pamumuo, yung moisture sa loob, tsaka mo itataob. Yan, bakit itinataob yan? No? Para kung meron ng mga over moisture, mapupunta dito sa cotton waste yung ulo niya.
Sumabay pa yung tagsag niya. Yan. Palalamigin mo yan natin yan ng overnight. O at least magdamag siya na agad yan bago ihanda sa kinabukasan ng kanyang transplantation ng kanyang inoculo. Okay.